health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doktora Hilda Ong, ang inyong agarang servisyo lady. Meron po akong magandang balita sa ating mga SSS pensioner. Lalo na po yung mga nangangailangan ng pera. Yung minsan kasi hindi natin maasahan kung meron na nagkasakit o minsan naman hindi nyo maihindihan yung mga apo na kailangan nila bumili, magbayad ka ng tuition fee o kailangan naman kailangan nyo magpa-check up. Dahil lang SSS ngayon ay meron na pong tinatawag na pension loan program. Ibig sabihin, hindi na nyo kailangan pumunta pa sa labas o kailangan kasing EBAP, kumbaga nangihiram ng pera at tinatawag natin ng 5-6 na nagbabayad ng kataas-taas na interest. Yung iba naman, ang kanilang ATM card ay sinasadlaan na hanggang hindi mo nahahawakan inyong ATM card. Kaya ngayong umaga, kasama ko po si Sir Fernand Nicolas ng SSS Media Affairs Department dahil meron po magandang balita ang SSS. At yung pera na hiramin po ninyo sa SSS through your pension ay balita ko ay malaki na ang iyong makukuha. Magandang araw po, Sir Fernand. So, anong kapag-usapan naman natin ay tungkol naman sa pension loan program? Okay, mabuting araw, Dr. Hilda, at saka sa ating mga manonood. So, tama po kayo, pinangilawig po ng SSS, pinaganda po yung aming pensions loan program na kung saan dati ang pinakamalaking halaga ay naibibigay lamang sa halagang 32,000. Ngayon po ay naging 200,000 na. At ang pinakamaganda pang isa, dati po 1 year to pay, ngayon po pinalawig namin 2 years to pay na siya, 24 months, 24 months. Equal 24 monthly installments. Pero ito po ba ay yung naging 200,000 na siya. Pero ito ba'y tinitignan ba ninyo base po sa age ng pensioner? Opo, meron po kaming qualification diyan. Dapat at the end of dun sa payment period, dapat less than 85 years old siya. Tapos, tinitingnan din po natin dyan yung paying capacity. Gano'n ba kalaki ang pension? Kasi po, dapat may matira sa kanya buwanan na at least 42%. So, nakabase po yan doon sa laki ng tinatanggap yung pension. Pero ang maximum nga po natin binibigay is 200,000. So, kailangan may matitira na 42% doon sa kanyang monthly. Ibig sabihin, kapag kunwari ako ay nag-avail, ako ay nag-apply. So, yung buong inutang ko, sabihin natin yung monthly na dapat bayaran, meron pa ako matatanggap sa pension ko. Yes, ganito po. Dapat, halimbawa, 10,000 ang monthly pension ninyo. Dapat meron kayong 4,200 monthly take home ba tawag doon? Basta yung natitira dapat na maiwi-withdraw buwan-buwan ay 4,200. So assurance po natin yung kasi hindi naman pwede katulad yung ginagawa ng mga private creditors natin na halos wala nang natitira sa pensioner. Eh paano naman yung kanyang buwan ng pangangailangan? So inulansad po ang pensions loan program to address yung bang parang immediate needs ng ating mga miyembro ng yung mga financial needs nila. As also, yung clamor po kasi ang taas doon sa ating mga private lending companies na kung saan minsan nasa 2.5% per month. Isipin mo sa loob ng isang taon, napakalaki po noon. E sa SSS, ang interest lang po niyan is 10% per year or parang 0.83 lang per month. So masyado pong maliit at kumbaga parang negligible na rin. At ang pinakamaganda po, covered yun ng insurance. So ibig sabihin, may isang pensionado, tapos nagkuhan siya, nag-avail ng 2 years to pay. Sa kasamaang palad, noong ika-12 month niya, ay nasawi siya. So yung pong balance doon sa 12 months na yon, hindi po natin sisingilin sa tagapagmana kasi covered nga na insurance. Ibig sabihin, insurance ang magbabayad sa SSS at ang pinakamaganda po covered niya kasi yung the whole 24 months. Yung 12 months na natitira na yon, pwede pang makuha nung ating tagapagmana. Pero hindi yan ikakaltas sa kanyang bureau? Wala pong kaltas yan. Yun ang kagandahan kasi nga may insurance siya.
Pinaganda po namin yung programa at natutuwa naman po kami kasi malaganda na po yung malakas yung tawag natin, yung pick up, yung patronage ng mga miyembro natin. Kasi ang iniwasan nga po namin dyan, yung pension nila dapat ma-enjoy na nila. Huwag nang yung makinabang pa yung napakalalaking yung loan shark nga na tinatawag natin. Kasi imagine 3.5% per month. So ano pa matitira sa ating mga pensioners? Kaya po inilunsad ng SSS yan. At ang kagandahan dito, hindi na sila yung pupunta sa SSS para bayaran kung how much yung dapat monthly. At saka po ang kagandahan nito, si SSS, hindi po katulad ng mga private lending institution na kung saan parang isinasanglam yung ATM mo. Ngayon po, i-issuehan namin kayo ng panambagong ATM from the Union Bank para doon ninyo i-withdraw yung proceeds ng inyong inyong pensioners loan. So hindi na po kayo kailangang isang lasa amin yon kasi buwan-buwan nga dahil meron tayong assured na 42% ng net doon sa iyong monthly pension ay mapunta sa inyo. So mag-withdraw ka pa rin doon sa iyong regular account, but yung pong proceeds ng inyong pensions loan mapupunta naman doon sa account na isa. So big sabihin, yung dating ATM card mo papalitan kapag sila ay nag-apply? Hindi po, magdadagdag lang na isa pang ATM. Kasi hindi namin ipapa-withdraw sa iyo doon sa ATM mong hawak. Like for example, sa ibang bangko ka tumatanggap, hindi mo doon mawi-withdraw yung proceeds ng iyong pensions loan. Bibigyan ka namin ng panibagong ATM galing sa Union Bank at doon mo i-withdraw yung iyong pensions loan. Pero yung monthly, kunwari, nabanggit mo kanina, kunwari ang monthly ko is 10,000. So ang remaining is 4,200. Yeah. So automatic na every month 4,200 yes, lang matatanggap ko. Monthly. Opo, nasa guidelines 'yon kasi naintindihan namin na mayroon ka ring everyday needs. Mm-hmm. So 'yun yung pang-maintenance mo. Tapos yung namang natitirang magkano 58%, doon mo nating kukuhanin yung iyong monthly amortization doon sa pensions loan. Eh, Sir Fernand, kung sakali, yung out of sa 24 months, yung naka 12 months na siya, at gusto pa niya ulit mangutang, pwede pa? Tatapusin po muna natin yung kuwan, yung 24 months. Kailangan ma-fully paid muna bago namin kayo pautangin ulit. Hindi siya katulad ng ating regular salary loan sa mga regular paying members na kung saan every year pwedeng mag-renew kasi 24 monthly installments din yun, di ba? Dito po iba, kailangan tapusin muna natin yun. Sir, pwede pa kiulit kasi ang pension loan from 32,000 up to 200,000. Yes po. Natural, narinig nila yung 200. Pero paano po ninyo na ikikwenta na pwede sila umabot hanggang sa 200? Opo, kasi may mga pensioner kasi tayong they are receiving 15,000, 16,000. Mm-hmm. So pagka may chance na makaabot siya sa ganung halaga. So, yung po kasi sample natin, 10,000 lang yun. Kung pong mas malaki ang pension nila, mas malaki ang matatanggap nila. So, yung 200,000, parang... Yung po yung ceiling. Yung ceiling niya. Kahit na entitled ka sa 300,000, hanggang 200,000 lang tayo. So, okay. let's say kung ako, sabi ko, 100,000 lang kailangan ko, pwede din yun. Pwede po. Kaya nga sinasabi ko, ma'am, yung 42,000, yung 42% naman, yun din yung ceiling na dapat meron ka na take home. Pero po yung for example, 20,000, 30,000 na kailangan mo, so definitely, mas malaki take home mo lang if you are receiving a higher amount of monthly pension. So, basta sa amin, yung 42%, yun yung pinaka-lowest limit mo doon sa take home. So, pwede po yan, for example, kasi maliit lang kailangan mo, pwedeng maging take home mo pa 60%, 70%. So, depende doon sa need mo. Kasi po, gagawin yung, alibaba, ala pong application form yan eh. Oo. Ikaw na pensioner, pupunta ka lang sa SSS, dalhin mo yung ID mo. Tapos, sasabihin mo sa SSS counterpersonal namin, bala ko po mag-pensioner's loan, ito po yung halagang kailangan ko. Sasabihin naman, ilang buwan nyo po babayaran? O sige po, kumpitin nyo ng 12 months, pwede mong kumpitin ng 24 months. So, ibibigay po namin yung computation kung anong gusto mo. At pagka po okay na sa inyo, for example, hindi 12 months to pay ko na lang babayaran kasi kaya pa naman ng aking monthly pension. Meron pa yung net na at least 42%. Pipirma lang kayo dun, ipiprint lang namin yung disclosure amount na yon. Tapos, yun na po, makikredit na sa inyong account in 5 days. In 5 days lang? Opo, 5 days lang, makikredit na namin yun. Wow, talagang kung... Simple, very simple po. Pero kung hindi naman yung kailangan, wag po naman kayo. Opo, kami naman po kasi, kaya nga namin ni-launch yan, naawa na rin kami doon sa mga pensioners natin. Kumbaga, imagine, ang laki po nung 3.5% times 12. So magkano yun? More than 40% po yun. Halos 5-6 na nga. More than 5-6 pa yata yun, ma'am. Samantalang kay SSS, 0.83% lang ang pwede namin ipatong na interest sa inyo buwan-buwan.
So napakalaki po ng difference ng 3.5 against 0.83. So ito yung parang sagot namin doon sa kanilang mga pansamantalang pangangailangan. So natutuwa nga po kami, at least ang gusto nga namin, matanggal sila doon sa private lending kasi sobrang taas ng interest rate. So sa amin, assured pa sila sa private lending kasi yung ATM mo kinuha nila. Oo. Tapos pipila ka pa sa kanila kung kailan mo lang pwedeng kuhanin yung natitira doon sa multi-pension mo. Uh-oh. E kay SSS po, anytime pwede kang punta sa ATM. Kahit anong araw, anong oras sa, kumbaga 24/7, dahil hawak mo yung ATM mo. E sa private lending, hindi. 8 to 5 lang yan, Mondays to Fridays usually. So kung bigla kang nangailangan ng Sunday, wala kang pera. E wala kang hawak ng ATM. Samantalang kay SSS, hawak mo pa yung ATM mo. You have the control. Diba? So, yun po yung sagot namin upang mapagaan yung buhay ng ating mga pensioners. Pero kanina nabanggit po ninyo na meron itong insurance coverage. Apo. Sa parte po ng pensioner, meron bang siyang babayaran for the insurance? Sinacharge lang po namin, very minimal po na 1% yan eh. 1%? Apo, yun lang. Yun lang po yung actually madi-deduct doon sa kanyang sa proceeds. Mm-hmm. Pero ilalatag din po yan doon sa disclosure, sasabihin ng ating counter-personnel, ito po yung mga yung deduction na gagawin natin. Payag po ba kayo sa ganyan? So, lahat po na yun, ipapaliwanag ng ating counter-personnel bago siya pumirma. Kung meron siyang mga tanong, pwede huwag muna siyang pumirma at makipag-usap pa siya doon sa ating mga managers na nandyan din sa ating mga branches upang mas maliwanagan pa. Aside from the insurance po, i-charge lang namin kayo. Ang nakikita pa natin, makikita pa natin doon sa disclosure, yung 25 pesos na charge doon sa, di ba sabi ko, doktora, i-issue namin kayo ng Union Bank card. So, yun po yung mag-charge lang na 25 pesos. Pero sa renewal po, for example, naka 2 years na tayo, tapos bigla na namang mga ilangan, wala na po yung 25 pesos kasi may card na kayong hawak. So, one-time charge lang po yun doon sa issuance ng card. Pero pwede po natin magamit sa mga susunod yun. Pero yung card na yun, gagamitin lang every time kung sila ay maglo-loan? Yes po, pwede pong gamitin. So, bali po, kaya nga sabi namin, one-time charge lang yung 25. Very minimal naman po yung 25 pesos. Kumbaga, additional card lang naman yun. Sa mga pensioner po ng SSS, hindi na po ninyo kailangan pumunta pa sa inyong kapitbahay, o kaya naman tawag nila sa mga bumbay, o kaya naman wag po ninyo ibibigay yung mga ATM cards sa ibang tao, dahil dito po sa SSS, unang-una, mababa lang ang interest, at pwede pa niyong hulugan to up to from 12 months to 24 months. Kayo na po ang magsasabi kung kailan yung gusto bayaran ang SSS. Dahil ang SSS naman po ay nanggagaling naman ang ating pension, at ang isang kagandahan pa, yung card ninyo nasa inyo, at kahit na merong utang po sa SSS, meron pa rin po natitira 42% na matatanggap nyo buwan-buwan, at para meron pa rin po kayong magamit para sa inyong monthly, yung iba kasi kailang bumili ng gamot, o kaya naman para sa akin naman, sa akin bilang surviving spouse, ako ay meron pension na natatanggap. Eh, yan ang ginagamit ko, iniipon-ipon ko yun. Tapos, yan ang ginagamit ko pang pocket money kapag ako ay nag-abroad. Yan po. Okay, sa ating mga retiree pensioners, pwede po kayong mag-loan sa SSS kung mayroon tayong mga financial na bigla ang pangangailangan. Gaya po nang na-discuss natin kanina, mababa po ang interest. At pinalawig po namin, pinalaki ang halaga. Pinalawig po namin yung payment period. Nandito po kami upang serbisyuhan kayo. Madali po, magpunta na sa ating mga sangay. At lalo na po yung mga senior citizens. Siyempre, mga senior citizens yung ating retiree pensioners. Pwede po kayong pumunta sa sangay ng SSS at meron tayong mga courtesy lane doon. Madali po kayong makapagtransak. Napakadali po ng proseso. Magdala lang kayo ng UMID or 2-valid government-issued IDs. Magpo-process na po natin. Wala kayong pipila pang application. Bibigyan namin kayo ng panibagong ATM upang doon ma-withdraw yung proceeds ng ating loan. So, pinadali po ng SSS para matugunan ang inyong mga pangangailangan.